Hello guys, welcome ulit sa akin channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng copyright ba. Kasi nagulat ako sa mga ano ko, mga yung kinakanta ko tsaka yung mga sounds pala, mayroon palang copyright yun. Pero hindi pa naman siya, wala pa namang strike siya, basta copyright daw. Tapos ayun nga, nagulat ako, ang dami. So nag-research ako kung paano matanggal 'yon, at para i-apply siya, para at least wala pa namang strikes, pero mas maganda na yun, baka in the future magka problema yun, di ba? Pero ang dami na 7 kanta, 7 na plus yung iba na may sounds lang sa may cornice kami noon, may nagpatugtog, copyright na pala yun. Hindi ko alam na ganun. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yon at i-apply sa YouTube. Kasi nag-email ka agad sila, diretsong email sila na yun nga, copyright nga daw yung mga sounds at music na napili ko. So ngayon guys, ituturo ko kung paano tanggalin yon. Okay, mag-start na tayo guys. Ayan, start na tayo guys. So check nyo muna yung mga na-download, na-upload nyo yung mga video nyo. Yung mga video, dito nyo i-check. So, dito ka pupunta. I-check nyo muna kung saan lahat ng na-upload nyo na may copyright, makikita lahat dito. So punta ka sa Creator Studio. Ayan. Ayan, Creator Studio. Tapos dito naman, pagkatapos ng Creator Studio, Video Manager. Ayan, Video Manager. Ayan, lalabas din lahat diyan kung saan yung mga mayroong copyright. Eto, meron siya, na-dispute ko na siya. Na-dispute na, in progress. So 1 month daw bago madi-dispute siya. So ayan, yun, dalawa na yun. Eto, copyright copyright siya kasi yung kanta, nag video okay ako. Tapos ayun pa, dalawa. Ito pa, meron pa. Ito, includes copyrighted content. So ayan, includes copyrighted content. Ito pa yung sa akin, ito pa. O, 4, 5. Yung iba na dispute ko na eh. Ayan, 6, ito pa, copyright dispute in progress. So ganito yung gawin natin, includes copyrighted. Ayan. So una, pindutin natin to, i-click natin tong ayan, copyright claim. Ayan guys. So yan na, basta kung nasan yung may copyright na nakalagay, so click mo yan. Ayan, click. Tagal niya. Ayan. Ayan guys. You have 6 copyright claims on your video. Pero okay pa naman siya, wala siyang strike, 0 strike siya doon. Tapos kaya lang mas maganda na yung tanggalin siya, di ba?
dispute natin. So, paano gawin yun? So, ganito siya. Ayan, nasa ilalim yung ano. So, you have six copyright claims on your video. So, punta tayo dito para mag-dispute siya. Eto, file a dispute. Kasi ayan oh, nagulat talaga ako, ang dami. Hindi ko alam na ganyan. So, click natin to, file a dispute. Ayan. Tapos pag ano nito, pag appear niya, click natin ito. Ayan. My use of the, click natin. My use of the content meets the legal requirements for fair use or fair dealing under applicable copyright laws. So, click natin yon. Then, pagka-click natin yon, i-copy natin. Right click, then right click mo, ayun, copy, then continue, click mo yung continue. Ayan, lumabas na siya. I believe this copyright claim is not valid because, ayan, tapos i-click natin ito, click natin yan, tapos i-click yung continue. So, ayan, continue na siya. Pag lumabas na yan, yan. Pag lumabas na yan, yung nakapi natin, i-paste natin dito. Ayan, paste. Right click, then paste. Then, ayan, i-check natin tong dalawa. Click check. Ayan, check. Then, type your full name to serve as your electronic signature. So, lagay natin yung pangalan. Ayun, yun na yung pangalan ko. Tapos, continue. Click mo yung continue. Dispute will be submitted to the copyright. Ayan na siya. So, pag lumabas na yan, i-click naman natin ulit yung submit dispute. Are you sure you want to dispute this claim? Click mo yung okay. Hina yung ano ngayon. Ayan na siya. Successful na. Ayan. Dispute successfully submitted. You will be notified with the outcome of the dispute. So, i-email ka ni... May email na papasok sa'yo pag na-dispute na. At least, safety na yung ano natin nun. Diba? Safety na yung channel natin noon kasi wala na siyang ano. So, check natin yung isa. Ayan na, yung una. Yung una wala na. Nasa progress na siya. So, ito na naman. Gawin ko na naman uli itong pangalawa. Lahat ng ano, isa-isa mong i-dispute. So, ayan. Ganun pa rin. Same thing ang gagawin mo. So, ayun guys. Tapos na siya. Basta same thing din ang gagawin nyo. So, doon sa pangalawa, kung anim yun, isa-isa nyong didispute yun para mawala yung copyright natin. Mga isang buwan yung ano daw, yung pag-progress nun. Basta i-email ka rin ng YouTube nun. Mag-i-email siya direct sa ano mo. Tapos i-check mo lang siya.
mano-notify ka naman pag may email na siya, di ba? Ayun, ganun guys ang gawin nyo para ma-clear yung ano natin copyright. Kasi kahit pala sa, kunyari, nasa mall ka, or kahit video kay nakasave na sa ano mo, nakasave. Ako, Bluetooth lang siya eh, yung video kay na microphone na Bluetooth. Nakasave yung mga kinakanta ko sa cellphone ko. Hello, copyrighted din siya. Bawal pala yung ganun. O kaya kung nasa mall ka nga at merong sounds, stop mo muna yung vlog mo kasi maraming songs na copyright talaga. Kahit may nagsasounds lang yung katabi mo, kapitbahay mo, at dinig sa YouTube, sa pagbablog mo, naku guys, kasali siya sa ano, sa copyright. Yun. Ngayon ko lang kasi inaano, kasi first time ko bago lang ako vlog ba. Ayun, nisishare ko lang sa inyo para lang malaman nyo rin kasi hindi natin alam na may napanood lang ako. Tapos, chinyak ko ngayon sa akin. Hindi ko kasi pansin yung mga yung mga notification na sa email. Hindi ko, akala ko mga comment lang siya. Ngayon pala, yun nga, marami na siyang message sa akin na itong songs mo na to, itong na-upload mo na to na music, copyrighted siya, sabi niya. Ayun, na-check ko nga kagabi, ang dami. Kaya, i-check nyo rin sa inyo guys, para iwas tayo sa copyright kay YT. Okay guys, dito na lang. Sana nakatulong itong video ko sa inyo. Salamat guys. Bye.